Hapon nga ra ka, happy birthday. Say ay unsay ayo nga ra. Asang hikay kap? Watay chicks ka boy. Wata ano eh, kay ako bing asawa ang pinakagwapa sa tanan biya. Nagsaba di hoy, busig ma. Sus, oy. Basta ikaw, kaslo na ka, stick to one ka ba eh. Diba? Diba love? Pohon. Okay, Kap. God bless, Kap. Kala mo, hindi ko naiintindihan, atik-atik. Pero alam mo, kapag nagbibisaya, alam nyo ba, kapag nagbibisaya si Marco, parang feeling ko ang sexy-sexy ng boses. Pero pag nagtatagalog, parang normal na lang yung boses. Meron dyan, ano meron? Dahil traffic ngayon. Ayan, traffic. Magbibisaya challenge muna tayo. Tuturuan mo akong magbisaya. Okay? Sa mga hindi po nakakaalam, si Marco ay from Cebu. Isa siyang Cebuano. Bisdap. Ayan. So, tuturuan niya ako ngayong magbisaya. Yeah. Kibay ko naman gamay magbisaya. Kibay. Eh, mali. Kibaw. Kibaw ko bisaya. Tama ba? Kibaw ko magbisaya. Kay itudluan ko ng akong bana. Nalami ka ay. Ayan. So, pero gamay ra lang. So, ngayon tuturuan mo pa ako ng mga ibang mga Bisaya phrases. Ano ba mga naturo ko na sa'yo? Nasa kotse na tayo. Atik-atik. Buwan. Pero mga ganon. Ayan. Gimingaw ko ni mo. So, on the way kami ngayon actually to run some errands. Actually, kaya naman talaga na isa lang sa amin ang gagawa. Pero, matagal-tagal na rin kami ni Marco na hindi nakakapag-date, hindi nakakalabas. So, ito, we took the opportunity para kaming dalawa lang naman. Kahit nasa bangko lang naman kami pupunta. Pwede na rin tayo mag-grocery para matagal-tagal tayo umuwi. Yes. Dala ko naman yung aking pump bag at aking cooler. So, okay naman yung milk natin. Gimi nga kami sa usat-usa na kamerang duha ang kuyo ba? Na-miss namin ang isa't isa na kaming dalawa lang ang magkasama. Gimingaw ko magkasama kuyog. Basta yun. Naiintindihan ko naman. Pero nahihirapan akong magsalita. Oh, sige. So, okay. Sugdan na ba nato atong sa Bisaya Challenge? Sugdan. Luan tigat mga words ba? Okay. So, or phrases. So, pag sinabi kong nakakita ko langgam. Nakakita ako nilanggam na nilupad. Sa langit. Ayun. Ibon. Ayun. Oh. Grabe. Yung pala yun. Ang langgam pala ay ibon. Ibon. Yes. Diba sa Tagalog, ang langgam is ant. Langgam. Oo. Ito naman. Habang may kausap ako kanina, wala ka naglibog sa akong... Wala ka naglibog. Nako, alam ko na yan eh. Ano? Nalibog. Nalibog ako dati sa salitang libog. Hanggang ngayon ba hindi na? Pero ngayon di na ako nalibog. Naglibog? Hindi na ako naglibog sa salitang libog. Kasi alam ko na ang libog ano ay... Ano ba ang naglibog? Oo, na-confuse or nalito sa salitang Bisaya. Naglibog ka? Ay, di. Yan. O, tama si Lara. Sinabi sa pag may narinig kayo sa Cebu or sa mga sa Mindanao parts na nagbibisaya. Bay, naglibog ko sa imong gisulti. Baka marinig nyo, sabi nyo, oh, grabe naman. Bastos naman ito. Parang, miss, naglibog ko sa imong gisulti. So, anong naguguluhan gisulti? Siya sa sinabi niya. Ah, naglibog ako sa gisulti. Pakiulit, parang gisulti. Ganun.
So ito naman, utusan mo nga ako. Utusan kita? Oo. Magsibak ka ng kahoy. Kajut lang ha, kajut lang. Alam ko yan. O, ano yun? Kajut lang, kajut. Ba't tatawa ka na naman? Kasi alam ko ibig sabihin nun eh. Ano ba ibig sabihin? Kajut lang. Sa salita nga ni Tobias. One moment, please. Galing din. Maayo na dyan kayo ka mag-ano, no? Maayo. Bisaya, no? Maayo. Hindi na siya mabaligya. Unsa? Oo. Unsa mabaligya? Mabenta. Mabenta. So ito, oh, Jams, lahi rajud ka sa ubang mga babae. Lahi judra. Lahi rajud ka sa ubang mga babae. Lahi rajud ka sa ibang mga babae. Lahi, 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 ewan, hindi ko alam, ano ba ang lahi? Ang lahi is, lahi, iba ka talaga sa mga ibang babae. Lahi ka. Paano mo sabit iba ka? Lahi. Lahira ka. Lahira ka. Lahira ka. Diyos ko, puro bulahan naman. Jams, alam mo bakit natagal ako kanina? Nakalibang manggod si Moses. Pinalitan ko pa siya ng ano, ng diaper. Nakalibang si Moses? Mm-hmm. Naglikot. Malikot. Nakalibang. Ano, nagpupo. Oo, nagpupo. Totoo? Nakalibang? Oh, talaga ba? Oo. Yung pala yun. Diba? So, at yung mas maganda pa lang yung mas maganda pa lang yung salitang Bisaya ng nagpupo kaysa sa ano? In Filipino or Tagalog, nalilibang. Is a different word. Na, parang enjoying. So paano mo sabihin na nagpupupo ako? Nalibang ko karon. Bakit? Wala, di yun na yung sasabihin ko. Para kaysa naman, ano, nagpupupo ako. Nalibang ko karon, ha? Wait. Nalibang ko karon, kajut lang. Yo! Galing, galing, galing. Okay, diba, okay. Okay. After nato sa bangko, pwede ba tayo palit o dun sa? Palit o pagkaon? Bumili ng food. Palit, diba? Kasi sa Filipino kasi. Palit is to change. Yes, magpalit, no? Yes, sa Bisaya naman, ang palit is bumili. Bili. Pila man. Pila. Oo, oh, yan. Ano sa may pila? Pila. How much? So, paano ang pengi? Or pahingi? Pahingi. Tagai ko. Tagai ko? Oo. Tagai ko pera. Tagai ko o kwarta. Tagai ko o kwarta. Tagai ko o kwarta. Oh. Nidagan natin, nidagan. Hubog na kaayo ko gabi'i. Hubog na nahubog, nahubog ko gabi'i. Nahubog? Nahubog ko gabi'i. Ano sa mga nahubog ko gabi'i ba? Gabi'i, gabi, last night. Yes. Or sa gabi. Uh-huh. Alam ko yan eh. Nakalimutan ko lang. Means nalasing ako kagabi'i. Ah, dili ka man nahubog. Dili naman. Alam ko sino nahubog. Nahubog? Si Tobias. Si Tobias. Laging nahuhubog kapag nakasakay sa kotse. Kung hindi nyo pa napapanood yung ano namin, uh-oh, yung kotse series namin. Abangan nyo yung kotse series. Iba-vlog namin yun soon. Laging tulog sa kotse. Yung mga loyal subs natin dyan na sa ka-follow Facebook. Yeah, sa Facebook and sa Instagram. I'm sure napapanood nyo na yung ano namin, kotse series ni Tobin. Na pirmi siya nahubog sa iyang gatas. Ito naman, ito kabaliktaran ka nito. Bati ka agnaw. Alam ko yan. Ano? Bati ka agnaw. Ano? Pangit ka ngayon. Ano yung kaagnaw? Bati ka agnaw is bati, pangit yung face mo. Bati ka agnaw. Ito pa. Pag nag-agree ka sa akin, okay. Bitaw no? Bati siya agnaw. Dili. Walang bating tao. Wala ba? Ano ba lahat? Lahat guwapa o guwapo. Kay gihimo ta? Gihimo ta ng Ginoo. Ginoo. Og in his image and likeness. Ah, hindi tama. Ang hirap kasi ng image and likeness naman in Bisaya. Ano nga bang image and likeness ng Bisaya? Ang hirap. Tabangi ko be. Sulti atong subscribers na tabangan ta nila. Yeah, magpakilala naman sa amin yung mga aming mga Bisaya subscribers. So, kasi kahit saan, kahit nasa Manila, kahit sa ibang bansa, nakakatuwa nga kasi pag may narinig kami na nagbibisaya, si Marco talaga, babati na yan. Tapos parang close na sila, ganyan. So nakakatuwa.
nakakatuwa din yung mga Bisaya kahit saan sila magkita sa buong mundo pag narinig nila yung isa't isa. Parang may connection talaga. Oo, may connection agad. So maganda yan, tuturuan din natin si Noah mamaya, yes, mag-Bisaya yes, pagdating. Actually, marami na rin alam si Noah kasi naririnig niya rin naman Kate, si Marco din. But we really don't practice it that much. Hindi nga. Pero nga, one of the reasons na bakit natin ginagawa yun, dahil nga para at least, mas makilala niya yung kung saan tayo nanggaling. Like me, I grew up in Cebu. So, ganahan ko na mas... yung roots pa din. Yes, makibawa siya sa roots na ako. Ako din, ano ko yan eh, isa yan sa mga naisip ko na sana tinuruan din ako ng papa ko. Ang papa ko kasi naman is from Bicol. Okay, Bicolana. Pero hindi naman niya, hindi siya nagkaroon ng chance na turuan kaming magkakapatid ng ano, ng Bicolan. Ano pa? Grabe, traffic pa oh. Traffic talaga ngayon. Ayan po oh. Duol. Duol kami sa Balay. Duol pa mi? Duol pa mi sa Balay. Traffic lang. Traffic lang. Hindi pa kami nakakalayo. So, paano naman sabihin ng I love you in Bisaya? In Bisaya, gihigugmatika. Dapat pag sinasabi mo, nakatingin ka sa mga mata ko. Gihigugmatika. Sabi ko, sabihin mo lang, bakit may kiss pa? Hindi ko mapigilan. Pero usually kasi, kahit na wherever you are. Gihigugma. Tama ba? Oh, mga Bisaya, manggo, delete na sila mo salty o gihigugmatika. Para ang lalim na masyado. So, pero syempre maganda pa rin yung may sasabihin ganun. Kasi parang ang sarap kaya pakinggan na sinasabi na gihigugma. Gihigugmatika. Nung nag-date pa nga lang kami ni Marco, kapag sinasabi niya sa akin, gimingaw ko ni mo. Sobrang nakakakilig kaya. Atik-atik. Atik-atik. So mamaya, abangan nyo yung Bisaya ni Noah. Voice Noah. Kaya gitudluan na nato siya magbisaya o ginagmay. So ngayon, magde-date muna kami. Kahit kadyot lang. Bakit? Kahit sandali lang tayo magde-date. Yeah, galing, galing. So, na-apply mo na kagad. Sige nga, paano nga, iti-take lang namin ang opportunity makapag-date. Ang lali. Kaya mo yan, dali. We're just taking this chance, you know. Well, English. Alam mo, magaling ka talaga mag-English, eh, no? Lumaki ka ba sa States? Yeah. Natumira ka ba sa States? Oo. Tagal ko dun. Ah, talaga? Gaano katagal? Two. Yeah. Wow. Ano? Two years? 2 weeks. Duhara kasi mana. Yeah. That's why I'm having a hard time, like, thinking what's the Bisaya word and the Tagalog word. Tong Bisayang to. Dugay kayo ko sa States. Wow. 2 weeks. Wow. Oh, kalimot ako mag-Bisaya o mag-Tagalog. Tong Bisayang to. O siya, sige na po. Date lang kami sa bangko. See you guys later. Home. Kamusta ang date? Kamusta ang date? We're back home. Moses! Hi! Moses, say hi! Hi! Hi, Kuya Noah! How about Kuya Tobin? How about you, Kuya Tobias? How are you? Hi, yung date, Daddy? Bitin ako eh. Ikaw ba? Bitin nga. Ang bilis lang. But you know, guys, there's also a... yung word na bitin, may word din siya sa Bisaya na bitin. Mami, alam mo yun? Not enough. Bisaya nga eh. Sa Filipino yun, not enough. Ay, English yun, not enough. Hindi ko alam. What? Snake. Wow! Galing mo naman. O, ano pa? Snake. Ano pang alam mo sa Bisaya? Teach them. Maayong buntag. Maayong hapon at saka maayong gabi. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Tagalog. No, 1, 2, 3, 4, 5 in Bisaya. Sige. Usa. Duha. Very good. Tulo. Opat. Lima. I have a bit of something I have been with Daddy taught me. What is it? Pogi in Visayas? What is Pogi in Bisaya? Marco! Ayun! Magaling! Kung Pogi ang Marco, ano naman ang maganda?
Ewan ko sa'yo. Atik-atik ka din. Pero ang pogi at maganda daddy ay? Alam niya. Ano ang pogi at maganda ay in Bisaya? Go. Guwapo or guwapa? Paano yung ano, dad, I wanna eat. I'm hungry, I wanna eat. In Bisaya? Yes. Dad, mom, gigutom na ako. Nako. Kaon na ta. Yay! Ikaw, anong alam mo sa Bisaya, pogi? Anong alam ni Moses? Can you say hi? Look there. Nako, nagkaon na ng remote ng aircon ang baby. Lame is? Anong lame? What is lame? Delicious. Delicious. Sobrang bilibaw kay Mommy Lara at kay Kuya Noah na sobrang galing kaagad mag-ano. Ano ang magaling? Maayo kaayo magbisaya. Oo. So kailangan ganun magbisaya. Kailangan bisaya. Kurang no? Naglagot ka ba? Unsa? Parang galit ka ng konti. Bitaw ba? Bitaw. So ganun, kapag ganito sa salta pa lang ng Bisaya, kailangan ano, parang galing. Isog ka, isog! Isog! Oo, oh, yan. Halimbawa, ginugugma kita. Yun! Hindi mo ba din ginugugma kita? Eh, ba't kanina nang sinasabihan mo ko, I love you. Mahinahong ka. Ginugugma kita. Hindi parang mga, hindi parang mga Ilonggo. Ilonggo naman, namit gid. Yung parang kahit na galit na sila, malambing pa rin sila. So, marunong ka mag-Ilonggo? Sa ano na yan? Sa next vlog yan. No. Meron ka bang Ilongga? Damo? Joke lang! Damo, gin? Sige na nga, baka kung saan pa maupunta ang usapang ito. Kung saan pa maupunta ang usapang ito. Thank you so much for joining us sa aming Bisaya Challenge today. Yes. Hopefully, we can visit Cebu, we can visit Davao, we can visit lahat ng mga parts ng mga Bisaya. Para ma-practice sa akong mga anak og nila Lara ang unsa ang Bisaya para di sila mabaligya sa Cebu. Sige, ito na intindihan yun. Pero yes, praying na matapos na to so we can all travel again and see each other again. But yeah, thank you for joining us today sa aming munting vlog. Yes, thank you. Salamat. Sa paano may natutunan kayo? Yes, yes. Mga Bisaya words. Subscribe to our channel. Ring the notification bell so you can get notified for our newest episodes. And like this video. Very good. And follow us in Instagram. Okay. And on Facebook too. Yes, so thank you very much. And say thank you. Guys, wanna be like a legit Bisaya. Uh-uh. Ang Bisaya, parang galit. Okay. Pero hindi naman galit. So, sige nga, sabihan mo si Moses ng isang Bisaya. Word. Guwapo kaayo ka. Guwapo kaayo. Guwapo.